Kinukumpirma ngayon ng Philippine Coast Guard kung tunay ngang nawawala ang dalawa sa mga navigational buoy na inilagay sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kamakailan. Kasunod ito, nag-ulat na inalis ito ng ilang mangisda mula sa China. May ulat si Mark Fetalco. Nito nakaraang Mayo, yung mangisla at bahura na nasa Kalayaan Island Group ang nilagyan ng navigational buoy o boya ng Philippine Coast Guard. Kabilang dito ang Patag Island, Balagtas Reef, Kota Island, Panata Island at Julian Felipe Reef. Ayon sa PCG, bukod sa mag-isilbi itong gabay na mga mangisda at malalaking barko, may tuturing ding sovereign markers ang mga ito sa mga islang pasok sa ating Exclusive Economic Zone. Pero sa ngayon, inaalam ng PCG ang lagay ng dalawa sa limang boya. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, hindi pa nila makumpirma sa ngayon kung wala na roon ang mga ito. Sa gitna ng mga ulat, natinanggal ng mga mangisdang Chino ang ilang boya. Pero base umano sa ulat ng Coast Guard Palawan District, sa 10 boya na inilagay sa mga karagatang sakop ng Kalayaan Island Group simula noong nakaraang taon, 8 ang nananatiling intact sa loob ng EEZ. Yung dalawa na lang ang hindi natin ma-detect, pero once na medyo gumanda yung panahon, we'll be sending a ship to verify kung ano ang kalagayan ng dalawang buoys. And that, doon yun sa Balagtas tsaka sa Julian Felipe. Kailangan lang ma-check muna natin kung ano yung reason doon sa report. Baka mamaya ando naman pala. So dapat ma-validate muna natin kung nawala nga yung mga may nawalang boya. Ang pahayag ng PCG ay sa gitna na nagpapatuloy na kaagapay 2023 ang kauna-unahan trilateral maritime exercise sa pagitan ng mga Coast Guard ng Japan, US at Pilipinas. Dito kinilala na 3 Coast Guard agencies ang kahalagahan na mas palakasin pa ang kanilang kakayahan at interoperability para mapanatiling matatag ang Indo-Pacific region alinsunod na rin sa international law. The cooperation among the Japan, United States and Philippine Coast Guard agencies plays a vital role in promoting openness, transparency, freedom of navigation and overflight, and rule-based order in the Indo-Pacific region. Nagpasalamat din ang PCG sa Japan at US sa tulong na ibinigay nila sa Pilipinas kaugnay sa nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro. Mark Fetalco para sa Bayan.